ngayon, paano kung mag-isa ka lang? Tapos meron kang isang aso, kinukuyong na. Ano dapat ang gagawin mo? Wow! Hey! Hey! Good afternoon at welcome back to our channel. At ngayon, I'm with Sir Jerry Lakandula, the PAC leader, PH. Jerry na lang. Jerry na lang, okay. At si Ash, ang kanyang daughter. Now is in-invite naman natin si Sir Jerry dito sa farm para makita niyo yung mga aso natin at para matulungan kami sa pag-desynthesize ng mga dogs namin. Yung buntot, check yung buntot ha. Yan, good. Yung bibig, di ba nakabuka? Di ba siya relax na? Medyo bumaba na yung ulo niya, di ba? Susunod niya, bababa na yan. Kita mo, you have to be in it for you to feel it eh. Otherwise, it's just words like in books. And we have here three dogs din ni Sir Jerry. So si Valeria na Alabai. At meron tayong American Bully na si Choconut at isang Aspen na si Peanut. Look at how harmonious yung pack ni Sir Jerry is. Kanina, nung pagpunta ni Jerry dito, dinala namin si Valeria at si Choconut doon sa kennel. Siyempre, yung mga aso natin is nagtahulan. It's one way of saying that, oy, may bisita tayong mga aso dito. At ang ginawa namin ng mga sumunod na eksena is pinalabas namin si Lucas, pinalabas namin si White, si Pyongyang, si Arabia, and then may nangyari lang nang pinalabas namin si Russia. Si Jerry ay may Parkinson's disease, no? So paglobat siya, ganito na ang movement niya. Shhh! Nilalaban niya. Hey! Hey, no! Up! Nalakas na kayo, nalakas na. Michael, Michael. Rika, Rika. Up! Kunin mo na, kunin mo. Leash! Michael, leash! Kunin mo na, kunin mo na ito. Tali, tali, tali. May dugo ah. Yun, kunin mo, kunin mo. Ayan. Kunin mo si Russia. Saglit lang, saglit, saglit. Si Russia yon, si Russia. Yung itim na ano, nakataas yung hakel kanina. Oo, oh, si Russia, oo. Sino nakadali sa'yo? Yun nga, yung sikip na aso. Shit. Eto, dito mag-iikot yung discussion natin on what had happened noong pinalabas namin si Russia. Okay, Sir Jerry, anong nangyari dito sa eksena na to? Ayan yung animal instinct. So, meron silang tinatawag na pakata. Kumbaga sa gang kuyog. So, si Peanut, pakita niya sa simula na okay siya, lalaro siya. Until lumabas si ano, si Russia. Si Russia, tsaka si ano, si Pyongyang na hinaharot siya. Pyongyang, ang intention niya, makipaglaro kay Peanut. Kaya lang si Peanut, naramdaman niya ibang nasa likod na aso, ibang intention. Tapos, yung nangyari dito, maramdaman ni Peanut yung negative energy na nakasunod sa kanya. Sabi ko sa inyo, hindi nakikinig sa unbalanced energy. So, that time, unbalanced si Peanut. Emotion ng aso, takot. So, ang tendency nang pakabulin siya. Tapos, paghabol sa kanya, sunuran na yung iba. Mag-formation na, umikot na. So, ready na lang patay si Peanut. So, yung pagiging domesticated dog nila, wala. Dahil sa reaction nila sa energy ni Peanut. So, kala ko, hindi tumalab. Yung pala, wasak ang ano, ang braso. Ano na eh, para ng pack attack yung nangyayari. Doon naman pupunta yan sa pack attack na talaga. Yan. So, yun. So, actually, yun. Okay, so hindi siya nag-submit, Jerry. No? Nag-flight siya. Sino ba yung mag-flight? Nag-flight siya. Ah, yan, nag-flight siya. Okay sa akin yung flight. Nag-flight. Okay yung flight, di ba? Pero hindi yung hinahanap ko. Si Russia, nawala sa eksena eh. Sa oh, yun, ipakita mo yung kagat ngayon, please. Boom! Ayun, ayan, tingnan mo.
Nasaan yung posisyon ng kamay ko? Sa ibabaw. Ayun. Sa nandito. Sa ganito. Ayun. Kaya sinasabi sa inyo, huwag kayong gaganyan sa aso. Pagkain naman yung aso yung kamay niya, huwag yung gagalaw. Kasi pwede kagatin yan. Hindi ko sinasabi lahat ng aso gagawin yun, pero may mga aso. Ang aso dapat kontrolado mo psychologically. Kasi pag hindi mo kontrolado psychologically, kinukontrol mo yung physical, lalo na gano'ng katalaki, hindi ka man nanalo dyan. Lahat tayong panalo dyan. Kasi once yung psychology ng aso na kontrol mo, the body follows. Yung buntot, tapos maling buntot, yung buntot, yung buntot, yung buntot. Yan. Diba? Sabi sa'yo, huwag mong i-miss out yung mga importanteng bagay. Small details count. So ito, ang tanong ko dito, Jerry, dito sa nangyari yun ito. Halimbawa ako, nandun ako sa scene, nandun din yung mga tao ko. Actually, hindi namin alam kung anong gagawin. So, ano dapat ang gagawin namin para ma-prevent sana nakagating ka? Walang sisigaw. Kasi pag sumigaw kayo, nag-hysterical kayo, lalo yung mga babae, ang akalas ninyo ng aso, hayop kayong namamatay. Kasi pag sumigaw ka, lalo matitrigger yung bike. Dapat ang ginawa nila, pinotect na nila yung nagpuputek. Kasi sa pack attack, pag sumugod ako, kahit hindi ko itong mga aso, ito mo sumugod sa akin, ibang mga aso mo talaga. Tapos yung isang aso na kumagat sa akin, dapat ang ginawa nila, na dapat kinontrol nila yung susunod na sa nagkokorek. So kung ginawa ko, halimbawa, nandun ako sa likod mo kanina, kung nasa likod mo ako at ini-scan ko yung paligid, oy, si Rasha papunta sa'yo. O yan, correct. Bang. Correct, si Rasha. Forget about the dog who's fighting. Huwag kayo mag-focus sa asong hinahabol o nakahabol. Ang pag-focus sa'yo sa asong sumusunod. Kasi nakakagat. Kaya nangyari kanina. Sa likod ka kinagat. Yung instinct ng aso yun kasi gumanon yung kamay ko, napunta sa ibabaw ng ulo niya, tapos gumagalaw. Pala, natatakot na ako eh. Tinan mo yung buong bunganga niya, kinain yung ano. Hindi pa lang yun, nip pa lang yun. Walang canine marks. Walang pangil ako magasa. Nip pa lang yun, nip. So gumasgas lang, sumabit? Nip. Parang ano, dulo lang yung ano? Nip, yung gano'n. Oo. Sabi sa'yo, parang yung chihuahuang nagaganon. Ganun lang din yan. Nakita mo hindi ako nag-worry kayo, worry kayo kung hindi. Lagi yung sinasabi, pag mas malaking aso, mas malaking damage. Nag-attempt din siyang kagatin si ano? Yan. Si Ash. Pinagat yung bag ni Ash. Pero hindi kagat actually nip eh. Tayo may pack para may ganyan. Para may tumulong. Kung magkakaroon ka ng asong ganito, tutulungan niyo yung ibang asong ganyan. Naramdaman ko marami ka pang iniisip. Marami pang naglalaro sa utak mo eh. Relax. Antayin natin siya mag-relax. So ang aso hindi pwedeng madaliin, di ba? Si Rasha kasi is naturally, pag pumasok ka sa cage niya, playful siya, no? Itatry niya nang i-bite yung leash. So, para i-bite niya yung leash, kasi hila-hilain niya. Then later on, pag inangat mo yung kamay mo, let it, gumano, pinahinto mo ganyan, dito naman siya babite. Hila-hilain niya to. And then pagkatapos niya dyan, hihilain kanya dito sa pants niya. Pero lahat yun parang ano lang, parang ano, parang, I don't know, if challenge ba ang tawag doon or play. So, meron na siyang ganung ugali. At sa mga aso namin, siya lang yung may ganung characteristics. Hindi ko na inisip nakakagatin ako. Ano, okay na sa akin yung tanggap ko naman yun. So, nagkataon lang na hindi ko siya nakita. Ang intention ko i-save to. Ito ang gusto ko i-save. Well, ano yun ha? Ang takeaway point doon is ano yan. Yung isa nagko-correct, dapat ang isang tao nakabantay doon sa likod. Body language ng submission sa aso is higa or upo, right? Or nakaupo, tapos nakabuka yung bibig, nakalabas yung dila. Pero hindi na nagdiretso. Hindi na nakababa. Natin. Okay. Jerry, okay lang to? Uy! Relax. Mikey, punin mo! Uy, nag-swimming! Nahulog siya? Ito talaga matalong sa tubig yan. Sumama, nag-swimming. Ilahin mo ng dish para pagin mo ko sa'yo para hindi sa tumaas.
so Pyongyang, breedable yun. Ano lang, mahilig makipaglaro kasi happy-go-lucky. Yun yung mga kagaya ni Choconut, kahit sino nakaharutin, kahit sino lalapitan. Happy-go-lucky yan. So yun ang ginagawang pet. Yes. So breedable siya. So, Russia. Si Russia, ano yun. Di ba? Ang harap nandun siya. Pero yung iba yung harut niya, gumagamit siya ng bibig. Kita mo yung behavior pattern. Kasi pagka umagat na siya rito, hihilayin na nila. Tatalo na sa kanila. Pag tumayo yan, diretso dito yan, tatayin ka. Sabi mo sa kanya, tao, tao. Ano, Boss Jerry? Tao. Bago magbago ang mga aso, dapat magbago muna ang mga tao.